I met Susan Roses in 1958, November, when I signed a contract with Zampaguita Pictures. And my first dialogue was with Susan. The movie was Prinsesang Gusgusin. So, they dressed me up as a soldier, a Spanish soldier. Tapos sabi ng director, masyadong bata ito para soldier. Lagyan ng balbas yan, tsaka bigote. So, linagyan ako ng balbas, bigote. Oh, this is your dialogue. Ang director namin was Carlos Van der Tolosa. Sabi ni Mr. Tolosa, oh, this is your dialogue. Dumarating na ang mahal na prinsesa. Tatayo ka dyan, Eddie. When Susan arrives, you'll tell your dialogue. Okay, sabi ko. So, rehearsal. Dumarating na ang mahal na prinsesa. Hey, ano ba nangyayari sa'yo? We have a big crowd. You have to express yourself louder. Sige. Dumating na si Susan. Action, sabi ng director. Dumarating na ang mahal na prinsesa. Yes, that's the way. Si Susan, tinignan ako. Sabi niya. So, in 1960, they gave me a starring role. Pero hindi si Susan ang kapareha ko. In 1961, Dr. Perez made a movie, Ami, Susie, Tessie. Amalia with Romeo Vasquez, Susan with Jose Mari, and, Juancho and Amalia, Susan and Bobby, Jose Mari with Tessie Agana. So that was a big hit. After that, sabi ni Dr. Perez, we're gonna make a movie. Bobby, Joey, Eddie. Ang kapareha ni Bobby, si Amalia, at si Jose Mari kay Susan, at ikaw, Eddie, kay Liberty Ilagan. So, when we were about to start filming, si Romeo Vasquez left us and moved to another studio. Sabi ni Dr. Perez, okay lang, tuloy tayo. Jose Mari, Amalia, Eddie with Susan, Lito with Liberty. So, nag-shooting na kami. First time ko makapareha si Susan. Every time na may showing ang movie ng Zampaguita, we are all there in the lobby signing autographs. And Dr. Perez, our producer, nandun siya sa orchestra. Nakikinig siya kung ano yung reaksyon ng mga tao. So, nung nagkaroon kami ng scene ni Susan sa screen, nagustuhan ng mga tao, nagtili yan. Yeah. Eh, magkatabi kami ni Susan. Sabi sa akin ni Susan. So, sabi ko, so, nag-click kami ni Susan. The next film, kami na ni Susan, Ang Maganda Kong Kapitbahay. Tapos naging Susan ng Daldal, Susan Susay Susie, Portrait of My Love. We did siguro mga 12 films together in Zampaguita. Until one day, pinatawag kami, oh, we're gonna make a movie in the States, sabi niya. Eddie loves Susie. So, be ready, in 10 days we're leaving for the States. So pagdating namin sa Amerika, nag-shooting kami sa New York, San Francisco, LA. Ang last stop namin was in Las Vegas. So while we were shooting in downtown Las Vegas, maliwanag dun eh. May lumapit sa amin, hey, are you with us? So we go, what do you mean? Oh, I thought you were in our, you were part of the scene with Elvis Presley. He's doing a film here. Oh, yeah? Elvis is here, sabi ni Susan. Yeah, we're doing a film. Is there a chance we can meet him? Sabi ni Susan. Well, I don't know. You know, he's, we have shooting tomorrow, early morning. But you seem to be nice guys. I'll see what I can do. But be at the Flamingo Hotel at 6 o'clock in the morning. Because we have a schedule at 7 o'clock. Okay, okay.
By the way, what are you doing here? We're doing a film, a Filipino, we're movie stars from the Philippines. Oh, I see. I'll see what I can do. But be there at 6 o'clock at the coffee shop. Okay. So, yung mga ibang kasamahan namin, nagsiuwi na. Sabi ni Susan, halika, punta tayo sa Flamingo. Standby tayo doon. Sige, kako. Eh, idol ko si Elvis. So, alas 3 ng umaga, nandun na kami sa Flamingo Hotel. Coffee. Siguro nakasampung kape kami ni Susan. Susan, ako, si Rosemary yung kapatid niya, at saka si Agra yung cameraman namin. So, nung nandun na kami, sabi ni Susan, 5:30 na. Punta muna ako sa restroom. Papaganda ako. So, punta siya. Nag-retouch siya doon. Ako naman, punta ako sa restroom. 6 o'clock sharp, nandun yung, ano, yung ang pangalan niya, si Bob. You really wanna see him, ha? Huh? Yes, sabi namin, he's our idol. Okay, I'll see what I can do. Lumabas. After mga 5 minutes, you're lucky. He said yes. Really? Ako, natuwan-tuwa kami. Mga 6:30, sabi niya, you stand by at the service elevator because he's going to pass there. So, 6 o'clock, dumating si Bob. Sabi ni Bob, he will be stepping down at the service elevator kasi dumadami ng fans sa lobby. When I give you the sign, you run, sabi niya, in the service elevator. Okay, Bob. So, mga 6:15, nagsenyas na si Bob. Takbo kami ni Susan, Rosemary, at saka yung cameraman namin, si Agra. Takbo na kami sa service elevator. Mga 6:35, pagbukas ng elevator, Elvis Presley. Dalawang bodyguard sa harap, dalawang bodyguard sa likod. Elvis! Sabi ni Susan. So lumabas siya. Sabi niya sa amin na, you folks from the Philippines? Yes, sabi ko. Well, I met some Filipino folks. They surely don't look like you. Sabi ko, who did you meet? I met the Ricards. Si Carding. I met the Ricards. Sabi ko. Si Carding pala. So, sabi niya, so what are you doing here in Vegas? We're doing a film, sabi ko. What's the title of your film? Eddie Love Susie. Eddie? Susie? Are you married? No, sabi ko. We're just partners in this movie. Sabi niya, sabi ko, Elvis, you should go to the Philippines. Do a concert there. You are well-loved in the Philippines. Everybody is your fan, sabi ko. Yeah, maybe someday. Someday, sabi niya. You wanna have a picture with me? Yes, sabi ko. Come on, let's get out in the sun. So lumabas kami doon sa likod. Nandun yung limousine niya. Nandito yung isang van, mga bodyguard niya. Dalawang hagad sa harap. Dalawang hagad sa likod. Tapos, yung cameraman namin, pumuesto na. Kukunan na kami ng picture na gano'n. May humawak sa kamay niya, binaba yung kamay ni Agra. Sabi ko, Elvis, what's wrong? Well, sabi niya, my photographer will take the picture and we'll mail it to you. If it comes out good, sabi niya, what do you mean? No, I'm just joking, sabi niya. So,
Ito na, yung photographer na ni Elvis ang kukuha sa amin. So ako nandito, si Elvis, si Rosemary, si Susan nandito sa farther right. Nung kukunan ng picture, sabi ni Susan, wait, wait! Hinawakan si Rosemary, binalibag dun sa... Tumabi siya ngayon kay Elvis. So, nagulat siya. So, kinunan kami ng picture ngayon. Tapos, sabi ko, Elvis, sabi ko, kasi nag-uusap sila ni Susan eh. So, sinisilip ko siya. Ang mata, blue eyes. Pati butas ng tenga, sinisilip ko kasi pareho kami ng height eh. So, ayan, ito siya, itong mukha niya eh. Tapos, inaamoy-amoy ko pa. Bango. Ang baw ni Elvis. So pagkatapos niya, sabi niya, well, I can't stay long. I got shooting at Boulder Dam. Sabi niya, you guys have a nice time here. And sabi niya, I hope your film makes good. Sabi niya, yeah, thank you, Elvis. Well, I gotta go. Okay, Elvis. Sakay siya sa limousine niya. Habang umaabante ng ganun, binaba pa niya yung salamin. Binaba niya yung salamin niya. Kumuhay ng ganun sa amin. So, ganun. Pag na ganun, naku, ang gwapo ni Elvis! Sabi ni Susan. So, yun. Umalis na si Elvis. So, eto na. Limang araw na kami nagsushooting sa LA kasi binigay kong address. LA, kasi nag-rent kami ng bahay doon. Limang araw na kami nagsushooting sa Disneyland, Magic Mountain, Hollywood Boulevard. Pag umuwi kami, yung mailbox walang laman. Sabi ni Susan, ikaw kasi eh, baka maling address ang binigay mo. Hindi, sabi ko, tama itong address na binigay ko. Eh, bakit hanggang ngayon wala pa? So, on the fifth day or sixth day, nagsishooting kami, umuwi kami ng mga 10 o'clock in the evening, nakita ko sa mailbox, may envelope na brown na nakaganyan. Hindi nakatuping tax ng tupi. Ganun lang. Sabi ko, Susan, ito na yata. Takbo kami. Kinuha namin yung ano. Pag ganun ko, sinali ko yung picture. Elvis! Sigawan kami. So, yun. Tapos na, sabi ko, sige Susan, sa'yo na ito. Hindi, sa'yo na. Hindi na, kako, sa'yo na yan. So, nung umuwi na kami ng Pilipinas, after mga 3-4 days, may dumating na picture. Yung picture namin, pina-photocopy pala ni Susan. Dinigalo sa akin, naka-frame. Tapos noon, yun nga, nag-shooting na kami ulit. So, yun ang mga memories ko kay Susan. Alam naman ang lahat. Alam na lahat. Na si Susan, hindi lang maganda, kundi pati puso niya maganda. So, I really miss her. Nung birthday niya, tinawagan ko siya, sabi ko, wax, 80, oo nga, 80 na ako, sabi niya. So, nag-usap kami, almost an hour. Sabi niya, Ellie, wala na yung mga kasama natin. Sabi niya, si Bobby, si Amanya, si Jose Mari, si Liberty, si Little Legaspi. Tayo na lang dalawa, sabi niya. Oo nga eh. Tapos, nagkwentuhan na kami. Kasi meron kaming pelikula na nagpanggap kaming matatanda na.
So nagsalita siya na parang matanda. Anong makakakain? Kumusta ka na? So sinagot ko rin siya, ano, Susan? So, tawanan kami ng tawanan. Hanggang sa, ayun, sabi niya, meron akong offer, sabi niya. Ang gusto niya nila, tayong dalawa. Oo nga, sabi ko, matagal na tayo hindi nagsasama. Sabi niya, alam mo, Eddie, I'm so proud. The way pinalaki mo yung mga anak mo. Sabi niya, si Rufa, napapanood ko, sabi niya. Tawa ko ng tawa sa kanya. Si Rufa, kahit anong paggawa mo, ginagawa niya kahit na tinutukso siya ni Vice Ganda, sige lang siya ng sige. At saka si Richard, sabi niya, bagay pala sa kanya yung mga ganyang roles, mga offbeat roles. Oh, sabi niya, I like the way you pinalaki mo yung mga anak mo. Kayo ni Annabelle. So, teka, time out muna. So yun, 1969, kinasal sila ni Rani. Sabi ko, alam mo Susan, bagay kayo ni Rani kasi ikaw ang queen of Philippine movies at si Rani ang king of Philippine movies. Tapos sabi ko, ako meron na din akong queen. Queen of Cebu City. Si Annabelle ka ako. So, after that, she went on her way. Ako naman, nag-gumawa rin ako ng mga pelikula, ibang leading ladies. Until finally, I met an accident. So, I had ruptured intestines, I had a broken nose. So, nagpunta ako sa States. Si Annabelle, iniwanan na ako. Nagpunta sa Amerika, pagising ko, wala na siya. So, nung nasa ospital ako, tumawag siya sa ospital. Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, accident, ganyan. Punta ka rito, alagaan kita. So, punta ako sa States. I stayed there for 7 years. Doon nang anak si Elvis at saka si Richard and Raymond. After 7 years, nag-ring ang telepono. Hello, Eddie? Yes? Mother Lily? Oh, mother, nandito ka sa States? Wala. Kasi Eddie, Susan Roses, regal baby na. Wala ako leading man. Ang dami nagsasuggest, ikaw daw. Kaya ako pupunta ng Amerika para magsama na naman kayo ni Susan. Ah, talaga, mother? Oh, punta ako dyan sa States. Usap tayo, ha? Sige, mother. So, pumunta siya sa States. Nag-usap kami. Nakita kami ng 8 o'clock in the evening sa bahay ni Roselle. Hanggang alas 5 ng umaga. Yun, pinag-uusapan namin yung project. Tapos dumating na sa part ng talent fee. Inabot kami ng mga 5 oras dun sa talent fee. Sabi ko, mother, alam mo, mother, kung yung tawad mo, dito sa Amerika ka, ako kikitahin ko yan kasi masipag kami ni Annabelle. Eh. Bakit, Eddie? Halika, halika. Labas muna tayo. Kain muna tayo sa labas. So, pumunta kami sa isang restaurant. Paglabas namin, may kotse ka ba? Sabi ko, nandito, mother. Aba, Mercedes-Benz ang auto mo, ha? Sabi ko, mother, mura lang dito ang kotse. Ako. Halika, halika. Kain tayo. So, madali salita, pagbalik namin, ganun pa rin, yung talent fee pa rin ang pinag-uusapan namin. Madalit salita, nagkasundo kami. Sige, mother. O, gusto ko, in 10 days, nasa Pilipinas ka na. Sige, mother, okay.
So sabi ko kay Annabelle, dito muna kayo. Uwi muna ako. Titignan ko kung anong takbo doon. Pag okay, uwi na kayo. O sige. So pagbalik ko dito, nagbigay si mother ng isang malaking ano party para sa akin. Sa restaurant niya, sa Makati. Lahat ng movie press nandun. Si Susan nandun. So, doon kami nag-meet ni Susan ulit. Sabi ko, ba Susan, mukhang payat na payat ka. Pinaghandaan kita, sabi sa akin. So yun, naging regal baby na rin ako. So gumawa kami ng pelikula. Yun nga, si Maria, si Susan, tsaka ako. Putok, box office. Nasundan naman ng, nakita niya yung kambal, nakita niya si Rufa. Si Rufa ba ito? Naku, Rufa, Annabelle, gusto ko siya, regal baby siya. So si Rufa naging regal baby. Yung dalawang kambal, kinuha rin niya. So ginawa namin yung kambal tuko, feel na feel. Tapos ginawa namin yung love boat kasama si Susan, si Rufa, si Monching, Lotlot. So lahat yun naging box office. At yun, talagang kasi naging kaibigan ko siya for 60 years, baka more. At lahat ng kwento ko sa kanya, kinikwento niya sa akin, naging very, very close kami. Sabi ng mga ibang fans, eh di, hindi niyo ba naging girlfriend si Susan? Sabi ko, hindi. Never kong linigawan si Susan. Sabi ko, we were just partners ako. Hanggang nga, yun nga, nung birthday niya, parang all of a sudden, naging malungkot siya. Tapos nagpaalam na kami. Sabi niya sa akin, take care. Sabi ko, ikaw rin. Take care. Mahal na mahal kita, Susan. Ikaw din, sabi niya, mahal kita. So yun, yun ang ending namin. Cox, Cox, I miss you. And you'll always be a part of my life. See you in heaven. Bye. Thank you.